weekend. Ano. So, interesting din kasi yung magiging topic natin ngayon. Itong si Katon Ying, mga kabatas natin, alam niya rin, no? Alam niya rin na nagkaroon ng interview itong si Ma'am Julie Licop at saka si Grendy. Okay? Ngayon, mga kabatas natin, ito ba yung sinasabi ni Raffy Tulfo na fake news sa kanya? Ngayon, mga kabatas natin, no, yung aftermath talaga nito, sobra, no? After nitong nagkaroon ng interview kay Grendy at saka kay Ma'am Julie, mga kabatas natin, doon umusbong yung 32 na out of nowhere na kaso ko. Okay. So makikita niyo talaga kung anong klase yung mga pangyayaring nagaganap, no? So they actually think kasi na if they keep doing that to me, plus point sa kanila. Katulad nung paggawa nila ng mga fake news sa akin, sa mga kamag-anak ko, akala nila plus points kay Raffy Tulfo yun. Hindi nila alam na itong kanyang mga vloggers, okay, yung mga vloggers niya na nagsisinungaling, reflection yun ng kanilang amo na nagsisinungaling din. Okay? Ngayon, nagsisinungaling din siya na lumalabas daw fake news, biktima daw siya ng fake news. Nasaan ang fake news doon? Bago tayo pumunta sa mga ilang highlights doon kay Grendy at saka kay Ma'am Julie, mga kabatas natin, pakinggan muna natin. Pag-introhin muna natin si Katon Ying. Okay? Let's go! Fake news yun dahil mga totoong tao naman yun, Kasi tignan nyo kasi mga kabatas natin. Senator Raffy Tulfo, anak, hindi naman siya yung interview ni Attorney Libayan, doon na sabi niya. Ano kaya yung fake news na sinasabi niya? Yun nga yung yun ang nakapagtataka dito. Parang fake news daw, pero hindi niya naman masabi yung fake news. Lahat ng tao nagtataka, pati sarili niyang mga vloggers nagtataka kung ano yung or alin ang fake news doon. Ngayon, mga kabatas natin, sa sobrang pagtataka nila, itong mga vloggers din niya, naglalabas pa ng mas maraming fake news. Ibang klase talaga, mga kabatas natin. Pero tignan natin ito. Pa-intro lang. Ito kaya yung interview ni Attorney Libayan dun sa kanyang asawa at saka dun sa kanyang anak. Hindi naman siguro fake news yun dahil mga totoong tao naman yun, Yun nga. At saka ito kasi, how do you combat fake news with the truth, di ba? Ang fake news nga, itong si Raffy Tulfo Fake news yung nilabas niya dito sa kanyang mag-ina na nag-e-extort daw itong si Miss Julie Licop sa kanya ng milyones, mga kabatas natin, samantalang humihingi lamang ng suporta. Ito naman si Grendy, mga kabatas natin, ginagawa niya ng fake news na si Grendy daw, tinatago daw sa kanya, hindi daw siya makontak-kontak, samantalang itong si Grendy ang kumokontak sa kanya. Ganyan, mga kabatas natin, gumawa ng kwento si Raffy Tulfo. Alam naman natin sa kanya na lahat yan, invento time lang. That's very natural for Raffy Tulfo. Like I said, mga kabatas natin, all we need to know and all we need to do is to know Raffy Tulfo. Kilalanin nyo lang si Raffy Tulfo. Mga Tulfonatics, ito yung gusto kong gawin nyo. No? Kilalanin nyo lang si Raffy Tulfo. After nyo siya makilala kung anong klaseng tao siya, anong klase siyang ama, anong klase siyang asawa, anong klase siyang Pilipino. Isipin nyo, tingin kayo sa salamin, gusto nyo bang maging katulad niya? Okay? Hayaan nyo na yung kayamanan, ha? At kasikatan. Hindi mapapasa inyo yun. Maybe never in your lifetime. Pero ang isipin nyo, yung ginagawa niya, lalong-lalo na ngayon, yung pinakasikat, yung kay PFC Canlog, kapag gaganunin yung inyong kamag-anak, gaganunin kayo mismo ni Raffy Tulfo, matutuwa ba kayo? Kung matutuwa kayo, sige. Tuloy-tuloy nyo lang, no?
Tuloy-tuloy nyo lang yung inyong pag-idolo kay Rafi Tulfo kasi nasa tama kayong landas. Okay? Ah, tuloy natin. Sinasabi ng asawa ni Senator Rafi Tulfo, eh, merong obligasyon si Senator, basta, yun na yun. Okay, ako na lang magtutuloy, Katunying. Okay? Mamaya tayo kay Grandy. Dito muna tayo sa sinabi ni Miss Julie Lico. Let's go. Minsan, ang sabi sa akin ni Grandy, nasa college siya eh. Masabi niya, may sasabihin ako sa iyo. Sabi ko, ano yun anak? Ay, baka magalit ka eh, sabi niya, tungkol kay Rafi. Sabi ko, patak magagalit, sabihin mo na. Ay, kasi magagalit ka, sigurado ko. Sabihin mo na nga, ngayon nagagalit na ako kasi hindi mo sinasabi. Sabi kasi raw ni Lizelle, humingi siya ng pera kay Rafi. Ang sabi raw ni Rafi, wala siyang pera dahil kababayad lang niyang tuition ng anak niya. Si kay Grandy. Yan. Tapos, pag ano, nasa Rafi Tulfo in action, yung mga hinihingan ng pera, pag sinabing walang pera, makukulong. Sisiguraduhin ko, makukulong ka. Sir, makukulong ka. Isipin mo, no? Itong si Rafi Tulfo, parang siya yung perfect na tao na dapat ipatulfo. Siya yun. Alam niyo yung parang ano, parang binakuran niya na lang yung pagkakaroon ng pagpapatulfo, babakuran mo na lang para hindi ikaw mapatulfo. Alam mo yun? Ikaw na lang si Tulfo para hindi ka mapatulfo. Anak niya rin ho kay ano yun? Anak niya rin ho kay Rafi Tulfo. Itong ano? May anak siya kay Rafi Tulfo. Si Lizelle. May anak pa si Lizelle kay Rafi Tulfo. Tulad nga ng sinabi ko sa inyo. Yung values na gusto nyo. Ngayon, kayo. Ikaw, Tulfo Natik, na tatay. Ganyan ka ba? Kung ganyan ka, very good. Nasa tamang landas ka, tama yung iniidolo mo. Ikaw din, Tulfo Natik, na tao, na lalaki. Ganyan din ba ang trato mo sa ibang tao? Minumura mo, pinapahiya mo, sinisigawan mo. Kung ganyan din ang trato mo sa ibang tao, nasa tamang landas ka. Ikaw, Tulfo Natik na tatay, dinideny mo rin ba yung iyong ibang anak? Imbis na sabihin mo na yung anak mo, higit pa sa dalawa, sasabihin mo dalawa lang. Namimili ka rin ba ng mga anak na alagaan? Kung ang sagot mo, oo, nasa tamang landas ka. Okay? Nasa tamang landas ka. Kasi dito, makikita nyo, at kung gusto nyo, mga kabatas natin, panoorin nyo po yung buong video, ilalagay ko dito. No? Panoorin nyo yung buong video, nakalagay dyan, mga kabatas natin. Kung yung set ng values, kung yung mga gusto nyo na mangyari sa iyo, sa inyong pamilya, ay ganon sa ginagawa ni Rafi Tulfo sa mga tao, o yun, ang wish ko lang sa'yo, sana mapatulfo ka rin. Okay? Yun lang naman. Yun lang ang wish ko sa inyo. Kasi, di ba, kaya nga idol ang tawag nyo sa kanya, gusto nyo maging siya. Di ba? Ako din, may mga idol akong abogado. Siyempre, pag sinabi kong idol ko, yung abogadong yun, gusto kong maging siya. O isa siyang magandang ehemplo para sa akin. Ngayon, kung isang magandang ehemplo si Rafi Tulfo para sa iyo, then ito yung mga ginagawa niya. Tulad nga ng sinabi ko sa inyo, this is a journey para makilala kung anong klaseng tao si Rafi Tulfo, anong klaseng public servant si Rafi Tulfo. Ngayon, nasa Senado siya. Alam niyo na kung anong klaseng tao siya, di ba? Basic, nakita nyo na. Walk out, trabaho niya, Monday to Wednesday, Senado. Thursday, Friday, Rafi Tulfo in action. Yan, ganyan yung gaya nyo. Di ba?
Sabi ng ganyan, yung tulong ng mayor na 10K sa pamilya ng nakuryente, minaliit ni Rafi Tulfo. Yung 10K na tulong, hindi naman areglo yun, tulong yun, pero siya mismo sustento para sa anak niya. Ayoko na lang mag-talk. Oh, di ba rin na screenshot na? Okay, okay na yan. Okay na yan. So ngayon, sabi ko kay Grandy, napakawala nga naman ng tatay mo yan. Sabi ko, hindi na nga siya nagbibigay kahit isang singko para sa pag-aaral mo. Hindi na nga siya nagbibigay ng kahit isang singko sa pag-aaral mo. Ngayon, Rafi Tulfo, may claim dito. And I bet it's true. Katulad na naman ng claim, no, ng mga ibang tao na totoo sa'yo. Katulad nung ginawa mo kay PFC Canlog, ginawa mo sa mayor, ginawa mo sa chief of police. I bet. Galing kay Ma'am Grandy, totoo yan. Hindi ka nga makapagpakita ng kahit anong dokumento. Sa bilyon-bilyon, no, na sabi sa balita, sa bilyon-bilyon na kinikita mo sa YouTube channel mo, sa pamamagitan ng paggamit ng mga mahihirap at away ng mga tao dyan. No? Dahil sa iyong, tulad nga ng sinabi ni Banat Bay, mahilig kang makinabang sa mga gulo. Ngayon, napakinabangan mo yung gulo ng mga Pilipino. Ni... Tignan mo. Sabi ko, hindi na nga siya nagbibigay kahit isang singko para sa pag-aaral mo. Hindi ka nakapagbigay ng isang singko sa pag-aaral ng anak mo? Singko lang yan? Barya lang yan? Tapos, yung mga damit mo, sobrang ano, no? Sobrang mamahalin. Piniflex mo pa sa ano? Sa mga interviews mo, yung sapatos mo, yung damit mo, yung kung ano man meron ka, yung mga collection mo. Tapos, ni isang singko. Singko lang, ha? Singko lang. Wala kang naibigay sa pag-aaral ng anak mo. Ibang klase ka talaga. Ibang klase ka. Tapos, Sabi ni Jay Flores, away nyo, gawin nating pera ko. Siya pang magkiklaim na nagbabayad siya ng tuition mo. Sabi ko, kasi daw wala siyang pera. Kay, nagdadahilan yata siya kay Lisal na ba't wala siyang pera, sabi niya. Ginawa niyang dahilan kay Lizel na wala siyang pera para hindi siya makapagbayad ng tuition doon kay Grandy. Talino din, no? Sabi ko sa inyo, genius itong si Rafi Tulfo. Genius siya, mga kabatas natin. Di ba? Sinabi niya, sabi raw ni Lizel, siya pa lang nagbabayad ng pag-aaral niya. So, siyempre nagalit ako dahil hindi naman totoo. Dahil, kay, ang lahat... Kasinungalingan. Hindi totoo. Anong tawag mo dun? Kasinungalingan. Kita ko kasi kay Rafi, although nawala siya ng maraming taon, nung makilala niya ang anak niya, ngayon, parang ngayon, mahilig siyang mag-claim sa mga bagay na hindi niya ginawa. It's very familiar. You know, we already know that Rafi Tulfo is like that. Kaya nga ito, katunying. No? Ituloy ko na lang. Sabi ko nga sa'yo. Ituloy na lang ni Ma'am Grandy. Ay, ni Ma'am Julie. Yung hindi mo masambit. Mahilig siyang, ganyan na uto ang Pilipino eh. Ano yun? Mag-claim sa mga bagay na hindi niya ginawa. Anong tawag doon? Credit grabber. Napatunayan na natin yan ilang beses. Marami na siyang greenab na credit. Magre-refer lang siya, pero siya daw yung gumawa. Alright, sige. Yung brownout, naalala niyo yun? Gusto niya siya ang bida, ganun. Yun ang gusto niya siya yung bida. Di ba? Eh, sabi pa nga ng mga ampalay, sa kanya daw galing yung pinagkakain ko eh. Nakakahiya naman, no?
paano kaya ako nang kumakain nung past ano 40 years ng buhay ko? Paano kaya ako nagkaroon ng ari-arian, nagkaroon ng mga sarili kong ano bagay-bagay nung wala si Rafi Tulfo? Salamat Rafi Tulfo. Ikaw ang biyaya sa aking buhay. Dahil sa'yo, naging abogado ako, nakakain ako. Yan ang sabi ng mga Tulfonatics eh. May bahay ako dahil sa'yo. May sasakyan ako dahil sa'yo. Ganyan din sila kasinungalingan. Ganyan din sila kasinungaling. Ganyan din sila kasinungaling. Birds of the same feather flock together are the same birds. Salamat, Rafi Tulfo. Ayan, okay na. Mga ano, mga ampalaya. Kasi lagi niyong kino-comment dyan, magpasalamat ka kay Rafi Tulfo. Kailan lang naman ako nag-YouTube. Pero, utang ko na lahat kay Rafi Tulfo. Thank you, Rafi Tulfo. Salamat. Salamat. Ikaw talaga lahat ang source ng blessings. Samantala, ang katotohanan ito. Ito ang katotohanan. Bagay na hindi niya ginawa. Gusto niya claim sa mga... Parang ngayon, mahilig siyang mag-claim sa mga bagay na hindi niya ginawa. Gusto niya siya ang bida, ganun. Yun ang Di ba? Kahit matagal na ako bumibiyahe sa Japan, sa Amerika, noon-noon pa, sasabihin niya ano, ng mga Tulfonatics, pasalamat ka kay Rafi Tulfo sa biyahe mo. Thank you. Yeah. The truth shall set you free. The truth shall set you free. Tama. Kasi nakita ko eh. Kaya yung mga tao, mga Pilipino, sinasabing kakampi nila siya dahil ano siya, ano yung tawag doon, nagmamalasakit sa mga pobre, kapuspalag. Hindi yan totoo. Dahil kababalik lang niya sa buhay ng anak niya, tapos ikiklaim agad niya na siyang nagpapaaral sa kanya. Foul, Rafi Tulfo! Kababalik mo lang sa buhay ng anak mo, tapos sasabihin mo, ikaw yung nagpapaaral. Parang ganun din pala sa akin. Yun din ang sinasabi ng mga vloggers mo. Lahat daw galing kay Rafi Tulfo. Ah, debunk nyo to. Gusto nyo pa? Tuloy pa na. Meron pa yung kay Grandy eh. Meron pa yung kay Grandy. Juicy din yung kay Grandy eh. Ito, kababaw na. Gaano ka, anong tawag doon? He can sleep, stoop solo para lang ma-credit niya yung bagay na hindi siyang gumawa. Oh! Truth bombs. Truth bombs. Tama. Napakayabang. Napakayabang. Okay, punta naman tayo kay Grandy. Ito, Katunying. Listen to this. Ito ba yung hindi mo mabanggit-banggit? Binanggit naman na nila eh. Ah, ito. Pero yung hindi ko gusto ay alam niyo siguro na pinakilala niya ang mga girlfriends niya sa akin, batang-bata. Oops. But plural. Tandaan nyo, sinabi ni Grandy dito, ang mga hindi ko gusto. Pinakilala niya yung mga girlfriends niya sa kanya. Girlfriends ni Rafi Tulfo. Samantalang kasal sila ng kanyang nanay. Nanay ni Grandy. Oh. Batang-bata pa lang. Ako, di ba? 13. 13 years old.
ipapamukha mo sa isang batang 13 years old yung ginagawa mong hindi maganda. Tandaan nyo, excerpt lang ito ha. Yung mga interviews sa kanila, 1 hour plus yan. Kaya dun sa mga hindi pa nakakapanood nito, panoorin nyo. Para makilala nyo yung puon nyo. So, okay. Sige pa. Yeah. So, nakilala ko dalawa yung girlfriends niya. Yung dalawang girlfriends. Dalawang girlfriends. Friends niya. Yung unang girlfriend niya na nakilala ko, estudyante siya. And, estudyante yung isa. And I remember na sinabi niya sa akin, it's easier for me to meet my girlfriends when I'm with you, so I can tell John. Oh. Mas madali, sabi niya, no, ginamit niya yung bata na 13 years old bilang dahilan para makipagkita sa kanyang mga girlfriends. Genius talaga si Rafi Tulfo, no? Sabi ko sa inyo, eh. Genius siya. Genius si Rafi Tulfo. Isipin niyo, nagawa niya ng paraan yan. Nagawa niyo ng paraan yan? O bakit? Bakit? Bakit kailangan mong gamitin si Grandy na 13 years old nung panahon na yon? Sige nga, alamin natin. My girlfriends, when I'm with you, so I can tell Jocelyn that I'm with you. And so I can tell Jocelyn that I'm with you. And kasi mahal ko siya. Isipin mo, no? Kahit ganyan yung ginagawa mo sa anak mo, mahal ka pa rin niya. Kasi magaling ka talaga, genius ka talaga. You're a different breed, Rafi Tulfo. You're a rare breed. You're a different kind. Grabe. Kung paitiman ng buhok, hindi. Kung paitiman ng buhok, panalo ka na. Alam niyo yung parang ano, parang nasalo mo na lahat. Grabe, Tulfo. Nasalo mo na lahat. Wala na akong maisip na ibang tao na mas matindi pa ang nagawa kesa sa'yo. Wala talaga. Not in my lifetime. Kayo ba, mga kabatas natin? Meron ba kayong kilala na mas matindi yung ginawa? Dito, ito. Itong style na ito, mga kabatas natin. Gifted, di ba? Itong style na ito. Yung gagamitin mo yung anak mo para makipagkita sa mga girlfriends mo. Alam nyo, ang nakilala ko lang na pinakamalala na ha, yung gumagamit ng barkada. Irarason yung barkada para makipagkita sa kabit. Irarason yung kaibigan para makipagkita. Yun, rason lang yun ha. Rason lang yon. Hindi actually dadalhin yung barkada. Hindi dadalhin yung barkada at isasama. Okay? Ang tindi na nun. Kasi syempre, gagawa ka na nga ng masama, mandadamay ka pa ng ibang tao. Pero at least, kapag ikaw, mandadamay ka ng ibang tao, dinamay mo yung barkada mo, eh matanda naman na yung barkada mo. Pwede mong paliwanagan. Di ba? At saka syempre, malamang yung barkada mo, alam niya na rin yung karakas mo na ikaw ay isang babaero. Diba? Pero, mga kabatas natin, wala pa ako nakitang mas matindi sa ganito. Na dadalhin at irarason mo mismo yung 13 years old na anak mo para makipagkita sa girlfriends mo, para hindi, para ano, para ano?
Kasi mahal ko siya when I'm with you. So I can tell Jocelyn that I'm with you. And mm-hmm. kasi... Mm. So I can tell Jocelyn that I'm with you. Anak mo na yan. Minor de edad pa. I cannot imagine anyone na gumawa ng mas matindi pa dito. Ibang klaseng kajinyusan to, tulad nga ng sinabi ko sa inyo. Meron akong na-meet, meron akong nakilala, irarason yung barkada para makipagkita sa mga girlfriends. Pero hindi talaga dadalhin yung barkada. Tsaka matanda na yung barkada, matatanda na nga sila. Mas mamaya yung asawa, tatawagan na lang yung barkada niya. O, kasama mo daw si ano. Sandali, sandali. Kasama ba kita? Ganon, di ba? Ito, kasama niya talaga. Dala-dala niya talaga. Alam din yung modus niya. Genius. Sabi ko sa inyo, genius to eh. Mahal ko siya. I wanted his approval. Di ba? Sipi mo. Because the 13-year-old female child, mahal ka niya. At gusto niya yung approval mo. Ano nangyari? Wala akong sinabi. Wala siyang sinabi. Yung isip ko, naniniwala siya sa akin. So, he trusts me. So, I should just keep quiet about this. No, I should just keep quiet about this. Thirteen years old na anak mo, Rafi Tulfo. Ibang klase ka talaga. You're a different kind of person. Person ba? Bata, anak mo pa. So I think how old were you again here? 13. Ma'am? 13? 13. Okay. Tapos ano po yung sumunod ho na pinakilala po sa inyo? Stop tayo dyan. Para mabitin yung mga Tulfonatics, no? Tulad nga sinabi ko sa inyo, ano lang natin ito, no? Bibigay tayo ng mga highlights para kay Katunying. Kasi hindi mabanggit-banggit ni Katunying eh. Anong sabi ni Katunying? Anong sabi ni Katunying? Hindi naman siguro fake news yun dahil mga totoong tao naman yun, ano? Hindi naman siguro fake news yun kasi mga totoong tao naman yun, ano? And Rafi Tulfo knows na yun yung mga totoong kamag-anak niya. Dumidepensa sa kanilang mga sarili. Maraming salamat mga kabatas natin at syempre tulad na lang yung sinasabi, matulog po tayo na maimbing dahil alam natin na yung natutulog na maimbing, siya yung laging panalo.